Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw, 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 Higyaw Mindanao. Halina magkaiusap, ibango na tong kultura. Halina tong ipadayon, tribu nga malamuon. Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao. Higyaw Mindanao. Okay, everyone. It's been another episode na naman po ng Higyaw Mindanao. At nagpapasalamat na naman po tayo sa National Commission for Culture and the Arts at the Tribal Government of the Philippines sa ating another episode. At ngayon po, ang ating guest ay Batan-on gihapon, 22 years old. Purong Blaan, o nagpuyo sa Malapatan, Sarangani Province. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Filipino, sa Mindanao State University, Fatima General Santos City. Siya po ay isang SK Kagawad sa Patag, Malapatan, Sarangani Province. And an active youth leader, siya po ay miyembro ng Sarangani Youth Servanthood or SYS at miyembro ng Sarangani Environmental Scouts, wow, SES. Ito pong mas maganda sa kanya kasi siya po ay president ng Suli Blaan New Generation, Malapatan, Sarangani Province. At siya po ay co-admin ng Dad Blaan Level Up Online Group. Siya rin po ay grand winner, wow, grand winner ng Dad Blaan Level Up Photo Contest sa Fulong Disabang 2018. Lon Padido, Malapatan, Sarangani Province. Ito rin ang maganda sa achievement niya, no? Trainer and performer of Blaan Tribal Dance. Praise and Worship Leader Christ-Centered Fellowship ng Malapatan Sarangani Province. Oh, wow! Let us all welcome ang ating Blaan na Youth Leader, si Jason Sugidala. Hello, Jason! Hello po, ma'am. Kiel Turo, Kiel Turo de Gamo. Magandang tanghali po. Yes, yes, yes. Actually, nawawala-wala ka sa ere. Nasaan ka na? Yes po. Saan ano? Okay. Wonderful, wonderful. Okay, Jason, tell us more about yourself and your family diyan sa Malapatan. Okay po. Lahat po ng mga nanonood nito, ako pala si Jason Sugidala, isang purong Blaan na dito po nakatira sa Malapatan, Sarangani Province. And isa po kong active youth leader sa aming komunidad. Isa po sa pinangunguluhan ko po ngayon ay ang Suli. Suli sa kung saan ito po ay isang organisasyon ng mga Blaan na pilit po naming binubuhay. O pilit po namin pinipreserba ang kulturang Blaan, kung saan kami nagmula at paano yakapin ang aming pagkakakilanlan. So yun po ang isang advokasya ko bilang isang kabataang Blaan na maging proud sa kung ano at kung sino tayo. And isa rin po akong SK Kagawad sa aming barangay, sa Barangay Patag, Malapatan, Sarangani Province. And isa po ito sa naging inspirasyon ko upang hikayatin ang iba pang kabataang Blaan na huwag mahiya kung sino sila at ipakita ang kanilang tunay na talento bilang isang Blaan. Maraming salamat po. Wow. And so ayun po, ma'am. Go ahead, go ahead, go ahead. Sige.
And isa pong malaking karangalan at oportunidad po ang mapili at makita nyo po ang potential ko kahit hindi po tayo gaanong ka-close, ma'am. And yun po, napakasaya ko po ngayon kasi hindi ko po alam bakit nyo po ako nakita, pero alam ko na ang Diyos na po ang nagtakda para magkita po tayo. Kagabi pa po, hindi pa po maganda yung signal, yung connection natin sa audio, pero napakagaling po ni Lord kasi siya po ang gumawa ng lahat ng... Basta hindi ko po talaga ma-explain. And salamat po sa pagpili sa akin na makabahagi ng aking talento sa inyo and sa mga sa likod po ng programang ito. Maraming salamat din po. Yes, ang galing-galing. Talagang major in Filipino si Sir J. Si Sir Jason. Ay, isa rin po 'yan sa naging dahilan ko po. Bakit ko po kinuha ang kursong bachelor ng sining sa Filipino kasi sa Filipino major po kasi is nahihikayat o mas nalalaman po natin ang tunay na kasaysayan ng ating bansa at maging kasaysayan din po ng mga katutubo. Kasi isa po yan sa mga pinag-aaralan po namin sa Filipino major po namin. Wow, wonderful! Ang galing! Okay pa rin po. Yeah, ang galing, galing, galing. Sanay na sanay, sapat na sapat, at talaga namang hitik sa kaalaman itong si Jason. Yan, natutuwa ako sa'yo kasi alam mo talaga, via social media, marami kang mabrowse, marami kang makita. But you, as I select, ano, nakikita ko na may simple, meron namang very, very, alam mo yun, parang sikat na. Ako hinahanap po kasi yung umuusbong. Nasaan yung mga umuusbong talaga? Nasaan yung mga kailangan talaga ng pagtingin, no? Yung talaga makita sila ng National Commission for Culture and the Arts. Okay, Sir Jason. Ilan po kayong magkakapatid, Sir Jason? Ay, maliit lang. Konti lang po. Pito lang po kami. Pero namatay po yung isa. So, anim na lang po kami ngayon. Ay, ganun. Ako po yung panlima. Panlima po ako. Okay, okay. So, ilang taong ka na pong kagawad, Sir Jason? Ilang taon? Hindi po masyadong marinig. Ilang taon na po kayo? Naninilbihan po? Apo. Magtatatlong taon na po ngayon. Last, nung pagbalik ng SK, kami yung una. Kasi matagal lang naudlot yung SK. So, ngayong sa aming termino, kami ang pinakauna po. Yes. Pagbabalik ng SK. Yeah, congratulations. Mas nakikinig ako pa na mas tataas ang iyong ranggo. Sana makapasok ka rin bilang Indigenous Peoples Mandatory Representative ng inyong munisipyo soon, no? Oo, kasi yung tatlong taon po, ma'am. Pagdadasal po. Oo, kasi yung tatlong taon na manilbihan ka bilang kagawad ng mga kabataan, malaking factor yan. Kumbaga, tatlong taon kang nahasa, nasanay okay ng panahon. Okay. Yes, po. Oo. So, Jason, sige, gusto ko muna, kantahan mo muna kami kasi alam ko naman na yan ang forte mo. So, ilang kanta ba yung pwede natin marinig dyan? Yeah! Actually, itong kanta po is bago ko lang po siyang natutunan pala. One day na isinalin po sa wikang Blaan. Okay. Sige, go ahead. Sige po. Oh,
Oh. Oh. Nulaslan milagu di dunganin nembula. You belen maadwata benawagupa. Nenangan abu nateo anwo lutungan pakeo buni mo lundu ang lagu di datanggan panggula gagan gabay lapu gininawa ku dugara butar kaya mapike panasangan afni unakeo mandike ngatong tanan ikas pati na ikas das sa pidan na sa sabwat satu do ngikakot itu kabang kudeto saglabak dan desa smeklan desa kulnawa kudeto satu koldik lima wanalan nalan nangato purul nangatot lag mabupad lugato atem buam lagu di datanggan pandula gagan gabay lapu ganinawa ku duga regu tarul kaya mafike panasangan afni guna kebu mandigde ngatung tenan ikas poti na ikas daas sepiden nas leuk sebuah satu do baru satu do di ini yang kuman di kesengat tendetan peus dan des nang nawa di terul duang bel kegel waik de amna di duman bunga namni agak belak di kasap di wayo satu do ang galing para akong dinuduyan na actually yung ano ko sa bato nangingilab ako nakakatuwa pero alam mo it's really good to know that you know you are really doing your best na yung ma-maintain at saka ma-promote yung inyong culture your language. Oo. So, ano bang may papayo mo sa mga kabataan ngayon? Kung payo lang po, gagamitin ko po yung payo ng aking mga ninuno na huwag pong mahiyang yakapin kung sino po kayo at palagi po tayong lumingon kung saan tayo nanggaling and be proud kung sino ka talaga and kung ano man yung, alam kong lahat ng mga katutubo, lalo na sa mga kabataan ay may sariling talento and mayaman tayo sa talento. Kung kaya huwag po tayong mahiya na ipakita at dyan po magsisimula. Dyan po makikilala kung sino talaga tayo sapagkat meron po tayong pagkakakilanlan. Meron tayong uniqueness sa kung anong talento meron tayo, sa kung sino tayo. Dyan tayo makikilala and huwag tayong mahiya na ipakita kung ano talaga tayo po. Ang isa sa pinakapayo ko sa mga kabataang katulad ko is yung yakapin talaga yung kultura, pagkakakilanlan, yung uniqueness mo, at yakapin yung kasaysayan. Pagkat sa kasaysayan,
malalaman mo kung sino ka talaga. Kasi sa panahon ngayon sa pag-usbong ng modernisasyon, parang yung mga ibang kabataan ay nalilimutan na kung sino talaga sila, sapagkat dulot na rin ng impluensya ng ibang lahi ng mga teknolohiya. And sa panahon ngayon, parang kaunti na lamang sa mga kabataan ang nahuhumaling sa nakaraan, sa nahuhumaling sa ating kultura. Kaya narito ako ngayon bilang patutuo po na ang kultura po ng mga katutubo ay napakaganda. Sa musika, sa sining, sa mga sayaw, marami pa po. Kaya sa mga kabataan, explore and love your culture, because our culture is our nature. Our culture, ang ating kultura, ang ating kayamanan. Yes. So, yun lang po, ma'am. Nakakatuwa ko naman. Nakakatouch. Alam mo, yung mga leader talaga na nagpo-pursue na ma-promote talaga ang kultura. Napakagaling, napakaganda ng mga words of wisdom talaga yan. Saan ka ba natutong kumanta? Maraming salamat. Actually po, nung natuto po akong kumanta, bago lang. Kasi ang ano ko po talaga sa pagsasayaw. Pero dahil natuto po akong bilang isang AB Filipino, natututo akong magsalin ng mga kanta sa mga tula. Mahilig po akong magsulat ng mga tula. So doon nalaman ko na sa pagkakanta ko pala ay meron din pala akong boses. Meron din pala akong talento sa pagkanta. So ayun, nagsisimula na ako ngayong mag-cover ng mga kanta. At hindi lang kanta nung sa mga ibang lahi, pero kanta naming mga katutubo. So doon nakita ko na ang musika pala ng mga katutubo ay may malaking maiambag, or may malaking kung sa ano pa, mas tinuturuan tayo kaming mga kabataan na talagang mahalin ang ating kultura sa pamamagitan ng ating mga musika. Dahil ang musika ng mga katutubo, iba yung beat sa ibang mga kanta. So nakita ko na maganda ang musika ng mga katutubo. Hindi lang ng mga balaan, pero sa Manubo, Tiboli, sa Mandaya, marami. And sa musika natin, pag kinakanta siya, parang katulad din ng naranasan mo kanina, ma'am, yung mga balahibo mo po sa katawan ay tumataas. So, nung first na narinig ko po yung kantang One Day na isinalin sa Wikang Blaan, yung mga balahibo ko po, parang, wow, ang ganda naman. So, yun, pilit kong mag-practice. So, bago ko lang rin na natutuhan ang kantang to. So, ayan po. Pero, Go ahead. Pero po, bilang isang katutubo, hindi lamang sa musika dapat na nababali yung gusto ng isang kabataan. Dapat lahat sa musika, sa sining, sa kultura, lahat-lahat po. Maganda pong tingnan, dalumatin po ang kultura nating mga katutubo. Sir Jason will render another song po. Kasi maganda yung signal niya doon. Okay, go ahead, Sir Jason! Sige po. Ang susunod ko pong kantahin is ang pagkat po ay Lenauli po. Sa Blaan din po ito na likas na sa ating mga katutubo ang may paniniwala po tayo sa ating Diyos. Sa amin po sa Blaan is Wata ang tapon namin sa Diyos. And sa kantang ito, pinapipili po tayo kung ano pong gusto natin. Kung gusto po natin sa impyerno, or kung gusto po natin sa langit. Kung saan sama po natin ang ating Diyos. So naway magustuhan niyo po ang aking kanta. Kanta pala na nila. So kakantayin po. Lenauli po, tatagad in the tola palu de edidwata.
di nanaw ni po sa tagani na tulam lalo de edidwatan kabay lang ni sa tagang di gito na ilawin lang gusun tatagal ito doon man planag al malugod wata inanaw lipo tatagal ito lapagot de edid wata ilanaw lipo tatagari na tula paglut na edidwata gabay ilang tatagan di gito na ilawin lang lusun tatagan di gito doon man ka na malugod wata. Ito ba nyo pa kaya magod at malugod wata? Iknayo ban mo papayam na go al malugod idwata. Kabay ilang ni tatagalig ito na ilawin lang gusto tatagon di gito na ilawin lang lusun tatagon di gito kabayangin tatagon di gito na ilawin lang lusun tatagon di gito doon man plano al malugod idwata doon man plano al malugod idwata doon man plano al malugod idwata. Yay! For sure. Salamat po. So, Jason, ano bang message mo sa mga kababaihan ngayon, especially to the women youths of today? Sa mga kababaihan po, na sa mga katutubong kababaihan po, isa lang po ang may papayo ko po sa inyo. Sa gusbong po ng modernization at sa pagkaroon ng mga uso ngayon sa mga lalo na sa damit sa pamumuhay ng mga kababaihan, hinikayat ko po yung mga kababaihan natin na naway yakapin po natin yung nakaraan kung ano po tayo katulad po naming mga sa mga sulit po ng mga kababaihan po namin, hinikayat po namin yung mga kabataan na huwag po magdamit ng napakaiksi sapagkat hindi po yan ang kultura nating naming mga katutubo. Hindi po yan ang aming mga kasuotan. Ang aming kasuotan po ay may dalang dignidad, may dalang kayamanan, may dalang kasiningan, kung kaya hindi po dapat niyuyurak-yurakan ang mga kababaihan, dapat nirerespeto po. Kung kaya sa pananamit pa lang kung karespeto, respeto ka, rerespetuhin ka po. Pero pag ikaw mismo ayaw mong karespeto sa iba,
So, iba rin ay hindi ka talaga riritohin. So, sa mga kababaihan rin po, naway, ano bang, basta alam niyo na po yan. Nasa sa inyo na po kung tatanggapin niyo. Nasa sa inyo na po kung tatanggapin niyo ang mga payo. Kasi kaming mga lalaki, mga pulong sa mga katutubo, ang nagugustuhan po namin sa isang babae is yung may pakialam po, may pagmamahal sa kultura, may pagmamahal sa kung sino siya, kung saan siya nagmula. Hindi yung babaeng may yakap lamang ang kultura ng iba, bagkos niya yakap na rin yung pagkakilanan niya po. So, ayan yes. po ang may papayo ko po sa mga kababaihan natin. Very straightforward, ano? Tama naman yan. Tama naman no. talaga. Kaya nga, ako natutuwa ako na rinig ko yung mga ganyan, lalo na sa isang tribal leader na kagaya mo. Kasi at least, from a men's perspective, ito yung kanilang gusto. Ito yung kanilang ideal na babae. Yes, so, mabuti rin yan na naririnig yan ng mga katribo mo at hindi natin katribo at ng ibang mga tribo rin para at least naman mabigyan ng tamang pananaw ang mga kasamahan natin na yung pala ang talagang gusto rin nila. Yun pala sila. So, ano ba mga activities mo ngayon dyan, Jason, sa iyong barangay? Sa ngayon po, dulot ng pandemya ng COVID-19, so wala pa pong masyadong activities sa barangay. Pero nakapokus po ako ngayon sa aming organisasyon, sa Suli. Yung mga kabahan po, sinihikayat po namin na gumawa ng mga beaded works tulad ng mga ito, sa mga pagbabasa ng Blaan. Tinuturuan din po namin sila paano magsulat sa wikang Blaan. Paano magbasa sa wikang Blaan. Tuturuan din po namin ng kulturang Blaan. Train po talaga namin sa aming organisasyon yung mga kabataan pa na maging mulat at may kaalaman po sa aming kultura. So yan po ang nakapokus ako ngayon. Po sa mga kabataan, meron din pong organisasyon ngayon sa mga matatanda na po. Hinikayat po namin na palabas po nila yung kanilang mga talento. Halimbawa, sa paggawa ng banig. Ayun. Sa paggawa ng mga basket, mga baon sa aming mga Blaan. Marami pa. Yung mga kasuotan, kagamitan ng mga Blaan, hinikayat po namin na yung gawin nila, yung mga nasanayan na po natin dati. So, hindi lang ako ang nasa organisasyon. Marami po kami. Halos lahat kami ng pamilya Sugi, kami po yung nagtatag ng organisasyong ito at hinikayat din po namin yung ibang mga pamilyang Blaan na makilahok, makisali sa amin. Wow! So, ito palang Suli ay ano nyo, inyong apelido na, or clan? Hindi po. Ang Suli po parang yung bagong sibol na or bagong tubo na tanim po, halimbawa sa saging, saha niya. Yun po ang aming apelyido po ay Sugi po. Sugi, so, ah? Ayun. Sugi, yes po. Okay. Ang cute. Yung Suli po is New Generation. Opo. Bagong sibol. Yes. So, ang ganda. So, congratulations, no? Kasi kahit pandemic, hindi apektado yung ano nyo, yung community nyo. Patuloy pa rin kayong gumagawa ng mga nakasanayan. Yes po. Ikaw po ay mabibigyan ng chance na mabigyan ng higher position dyan sa lugar ninyo. Ano po ang gusto nyong gawin first and foremost for your tribe? Kung yan po ay mangyayari po, isang malaking karangalan, una-una, magpapalamat ako. Pero ang isa sa pinakagusto or pinakayunin ko is yung magkaroon ng pagkakaisa po. Hindi lamang po sa komunidad naming mga Blaan, naming mga katutubo, pero po yakapin po ang ibang kultura. Katulad ng sa Cebuano, Bisaya, Moro. Hindi po, isa po yan sa parang force po na darating ang panahon, wala na pong mag-aaway, wala na pong
wala na discrimination sapagkat ang pagtanggap po sa isang lahi ay masigit na mas maganda, higit na halaga makapit po ng isa sa kanyang buhay. So, iyon po, hindi lamang po nakapukos sa aming komunidad, pero nakapukos po sa pangkalahatan, hindi lamang sa mga kabataang Blaan, pero sa kabataang Bisaya, kabataang Moro, naway magmahalan po tayo. Itigil na po natin ang pag-away-away po, sapagkat tayo ay pantay-pantay at anak po tayo ng Diyos. Magkaiba lang po tayo sa lahi, pero magkaisa po tayo sa puso, sapagkat tayo po ay, tayong lahat ay Pilipino po. So, iyon ang gusto kong mangyari, na walang pagkawatak-watak ang aming bayan sa aming barangay. Bagkos magkaroon po ng pagkakaisa, Mablaan ka man, Bisaya, o Moro po. So, ayun po ang isang layunin ko po. Wonderful. Totoo yan, ano. Kasi kung magli-leader ka, tapos so, tama yan, Jason. Kasi kung magli-leader ka, tapos yung tribo mo lang ang dadalhin mo, magiging unfair siya rin sa iba. Yes, diba? Po. Oo. Kaya tama. Napakaganda. Yung you break those, that attitude na kami lang. Kami lang. Dapat talaga. Yes, po. Consultative at saka fair to all. Okay. Congratulations. Yes, I feel po. That you, I feel marami that you really are a good leader. Maraming salamat po. Glory to God po. Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw, 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 Higyaw Mindanao. Halina magkaiusap, ibango na tong kultura. Halina tong ipadayon, tribo nga malabuon. Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw Mindanao, Higyaw, 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 Higyaw Mindanao.